ng isang panalangin. Let's call on the Erda Sabana performers. Let me stay by your guiding love all through my
our host for this morning's event, media personality, Mr. Atom Araulio. Maraming salamat sa introduction. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mainit na pagbati sa lahat ng nandito ngayon sa ating venue para sa isang napakahalagang event na ating gaganapin ngayong araw. Mahalaga po ang araw na ito, lalo na sa mga bata na sa murang edad ay napipilitang magtrabaho kahit mapanganib. Marami po tayong mga kasama dito, mga mamamahayag, at gaya nila may mga panahon po na nasasaksihan natin yung pinagdadaanan ng mga kabataan na kailangan talaga magbanat ng buto para sa kanilang pamilya. Minsan hindi natin napapansin, pero ito po ay isang bagay na problema pa rin sa ating lipunan. Gayunpaman, meron na tayong mga nagawang gains. Ibig sabihin, nag-improve na rin po yung situation dahil sa ayon sa International Labor Organization or ILO, bumaba ang bilang ng mga child labor sa buong mundo. Mula 246 million noong 2000, ito po ay naging 168 million na lamang noong 2013. Gayunpaman, hindi lang ganun kabilis yung nagiging pagbaba, kaya't kailangan pa natin na napalakasin ang kampanya o laban upang supuin ang child labor. So ano nga ba ang sitwasyon ng child labor at anong dapat nating gawin dito sa Pilipinas? Sa putong ito ay tatawagin natin ang director ng ILO Country Office sa Pilipinas na naging bahagi rin ng isang proyekto at kampanya labas sa child labor sa Africa. Atin pong pakinggan para sa kanyang pambugad na mensahe si Director Khalid Hassan ng International Labor Organization Country Office in the Philippines. Director? Good morning. Salamat po. Undersecretary Honansat, Department of Labor. Undersecretary Moyot of Education Department. Representative from the U.S. Embassy. Attorney Lieutenant of Bentoxic. Distinguished national, provincial, local government officials and representative from the Workers and Employers Organization. Members of the National Child Labor Steering Committee, advocates of child labor, colleagues from the UN and diplomatic corps, representative from the miners organization, NGOs and media, ladies and gentlemen, good morning again. The new year brings new hope. Today's event is more than bringing hope, but uniting and working together for a child labor free Philippines. Indeed, we are one with the children in ending child labor. While we are together here, children risk their health or even their lives due to child labor. They bend their tiny bodies to carry heavy loads. They expose themselves to hazards and toxic chemicals to earn a few pesos. They injure their little hands, suffer cuts, bruises, bear the scorching heat and the sun. They endure abuses and the long working hours for the family and their survival. Child labor is a complex and deeply rooted in poverty. In 2011, survey on child labor revealed that there are 2.1 million Filipino children in child labor, age 15 to 17 years old. Agriculture remains to be the sector with most cases of child labor at 62%. Recent labor surveys showed that majority are boys at 66%. More than half or 58% are between the ages of 15 and 17, which is the minimum allowable age for work, but still exposed to hazards. When they are exposed to hazard, it becomes child labor. Child labor also affects education. The work make children perform poorly in school. There is no time and they are too tired. So they end up from dropping out of school. Poor access and quality of education, on the other hand, push children to choose work over school. It is not only that the children suffer, it is also
that the budget which is used for education. Poverty and vulnerable employment among the parents are also the major drivers of child labor. The fact that most cases occur in the informal economy, it makes it difficult to detect and address child labor by the traditional labor and governance mechanism. The Sustainable Development Goals, SDGs, under Target 8.7 explicitly call for the elimination of child labor. Of the Philippine government has envisioned a poverty-free, hunger-free nation and a middle-class society by 2040. The achievement of these goals depend on ensuring that today's generation of children are in school but not in child labor. For them to have a good education and training needed to have decent jobs as adults. The Philippines has ratified all the key international conventions on child labor. They include Convention 182 on worst forms of child labor and Convention 138, minimum age for admission to employment. The progress has been made to address child labor in the country, and I'm very pleased to say that the annual US Department of Labor findings on the worst forms of child labor showed that Philippines has made significant advancement in the effort to eliminate the worst forms of child labor since 2002. For four consecutive years, Philippines has been shown that it is improving on the issue of child labor. Over the last decade, ILO projects has withdrawn over 75,000 Filipino children from the worst forms of child labor, and about 5,000 families were assisted through the livelihood and skills training, and models of community-level actions were developed. In addition, the ILO extended technical assistance in strengthening the policies and programs against child labor in the areas of social protection, education, enforcement. Joint campaigns and partnerships were launched, including the knowledge sharing platform to engage the public in the fight against child labor. The ILO also partnered with the Philippines Statistics Authority to run the survey on the children in 2001 and 2011. We hope, however, that the survey on child labor will be conducted on regular and integrated in the annual survey to gauge if we are on track in our goal for child labor in free Philippines. More importantly, ILO supported the country in the initiatives to create and strengthen the National Child Labor Committee, NCLC. The NCLC leads the creation and implementation of the Philippine Program Against Child Labor, which was recently set a goal to withdraw 1 million children from child labor by 2025. It is towards this end that the major programs against child labor will be launched today. The Caring Gold Mining Project of the ILO, Bentoxic and Dole, a project funded by US Department of Labor. The Shield Against Child Labor Project of the DSWD. The Child Labor Module on the Family Development Session, the 4Ps program. The Department of Education will also issue a department order this year as a major contribution to all these initiatives to address child labor. Ending child labor requires strong commitment and collective effort. Your commitment to be one with the children in ending child labor is much appreciated. Thank you for being here today. More importantly, your active participation and support to the program to be launched are vital to ensure a future without child labor. Thank you once again. I wish you all the best for 2017 and the success towards the collective efforts for a child labor free. Khalid Hassan ng ILO Country Office for the Philippines. Maganda yung mga nabanggit niya na meron naman tayong mga pagsulong sa ating laban kontra child labor sa mga dumaang taon. Pero sabi nga natin, malaki pa yung hamon sa hinaharap. So kailangan pa ang ating tuloy-tuloy na paglaban dito sa nangyayaring ito. Nabanggit din ni Director Khalid ang layunin ng Philippine Program Against Child Labor na alisin mula sa mapanganib na trabaho ang 1 milyong kabataang Pilipino na nasa child labor by 2025. Kaya naman ang hashtag natin today, nakalagay sa mga pin na ang ilan sa inyo ay nakasuot na,
ay 1M Batang Malaya. So hashtag 1M Batang Malaya. At siguro naman lahat kayo dito ay merong Facebook, merong Twitter, Instagram. Sino ba dito walang social media? Makalalabas na po kayo? So kung pwede po ay tulungan natin na palaganapin itong kampanyang ito by using our hashtag. Kapag tayo po ay nagpo-post ng mga pictures, ng ating mga opinion, kahit yung mga selfies, ilagay po natin yung hashtag 1M Batang Malaya at gawin nating online trend. Ha? Kaya ba natin yon? Parang hindi kayo kumbinsido. Kaya ba natin yon? Okay, very good. So hashtag 1M Batang Malaya. Okay, dahil usapin ito ng child labor, mahalaga na pakinggan natin syempre ang boses ng mga bata. Ano nga ba ang hirap na pinagdaraanan nila? Panoorin natin ang video na ito at pakinggan ng mga bata na nakaranas magbanat ng buto at magtrabaho sa murang ito. Gusto mong makatulong sa magulang ko dahil sa sobra po ngayong kahirapan simula po nung kami lumipat sa Kalawag. Na-accidente po yung nanay sa kanyang pagtatrabawan. Yung nanay ko po halos namamalimos na po siya. Sa mga bakay-bay, para lang po mayroon lang po Bisan diin, tapos minsan gabi na kami nag-uli. Sa New Year po, na gusto ko ano yun, damo kaming pag-aon kay Paolo kami. Dati kasi, nagsimula ng lahat ng 12 years old ako. Totoo, hindi po ako magaling sa pagtatrabaho sa bahay kasi hindi ko po yung ginagawa sa amin. Minsan sinasabihan nila ako na ang tanga-tanga ko. Would like it eh? Ngara alas 6, alas 7. Hungry lang kami. Plus, ano siya? Balik naman kami pagkahapon, launa yung isa. Tapos naman, ano, maubra naman kami dahil yun eh. Pagkatapos naman ubra, mapapulion kami, suldohan kami tanan. Kada tabi sa katlaw sa amin, tagbinsin ko sa amin eh. Ito po ay napakadelikado. Kasi po, hawak po kami ng asugi. Kamay po namin ang pangangal namin upang kumapit yung pinto sa asugi. Tapos ang punon, hawakan namin yung ginto namin na may asugi. Ano po yun, lalagyan namin sa palayok, sa palayok. Tapos lutuin po namin yun. Yung usok po nun, nasisingot po namin. Yung pong masama sa kalusugan, yung usok na yun. Naman natin ang pangunahing mensahe mula sa dalawang mahalagang sangay ng gobyerno, ang Department of Social Welfare and Development or DSWD at mga ahensya na may malaking kontribusyon sa layunin na supuin ang child labor. Unahin na po natin mula sa DSWD Protective Services Bureau ang ating director na si Maria Alicia Bonoan para ibahagi ang mensahe. Good morning everyone. It is my honor to read to you is the message of DSWD Secretary Judy Tagiwalo. A pleasant day to my fellow public servants, partner advocates from the civil society organizations and international development partners, members of the academe, and to all champions of the children's sector, and of course, to all children who are here in this special event this morning. Today, we begin the year 2017 in the most significant way possible as we launch the convergence projects to combat the ever-persistent problem to address child labor, a social malaise that stems from the vicious cycle of poverty. Child labor is a complex social concern which necessitates a comprehensive and sustainable response from the government,
non-government organizations, academe, civil society organizations, and the public as well. There are already ongoing efforts to help parents to secure gainful and sustainable employment. And these efforts should be complemented with programs to help their children they can give to their parents. We should all work together to bring an end to child labor and help children recover their childhood. According to a 2011 survey on children by the Philippine Statistics Authority, there were 2.1 million child laborers in the country. And in the 2015 study of the Ecumenical Institute for Labor Education Research, 22.5% of households have child workers, while the Trade Union Congress of the Philippines mentioned that the country employs 5.5 million child laborers. These numbers show that the child labor problem is prevalent in our country. We must unite with the national government and other concerned agencies in their efforts to respond directly to poverty and must provide an appropriate intervention to put a stop to this social ill of making children work for their families' needs. These numbers prove that there should still be done in the campaign against child labor. We, therefore, should have a better response than what we had before. We must immediately and urgently rally to respond to this concern because of the problem which is unabated. Children continue to be violated a thousandfold, especially those child laborers engaged in back-breaking and hazardous work. We at the Department of Social Welfare and Development will implement the strategic help desks for information, education, livelihood, and other developmental interventions, or what we call SHIELD, Panangga. This is the first comprehensive project of the DSWD on child labor. Through the SHIELD, we envisioned for the efforts against child labor to strengthen all the way down to the community level efforts against child labor. In the meantime, because there are 4.4 million poor families under the Pantawid Pamilya Pilipino program, the department also developed the module on child labor for the family development sessions. We will focus on educating poor families about the long-term effects of allowing their children to work at an early age. While we have these initiatives, the very essence of this activity is convergence. True enough, there is indeed a need for us to converge our actions, systems, and processes. And if we want a holistic response that will stand the test of time. And the very fact that we are all here today is a step in the right direction. The laws that criminalize child labor should be enforced more stringently. We need to rescue children who have become child laborers and help them and their parents build more stable and safer lives. The children belong in school. We must help them be children and enjoy the rights that all children should enjoy in a just and compassionate society. Allow me then, in closing, to congratulate everyone for this noble effort to extend the much needed maagap
mapagkalinga, kumpleto at pangmatagalang serbisyo para sa ating mga kabataan. Let us fight child labor and help our people in all levels that they themselves can help their own children. Let us unite for a more humane and compassionate society that deserves the children born to it. Thank you very much and a good day to everyone. Maraming salamat po, Director Maria Alicia Bonoan. At mula naman sa Department of Labor and Employment na tumatayo ring chair ng National Child Labor Committee, atin pong pakinggan si Undersecretary Joel Maglunso. Thank you, Atong, members of panel, Director Reynoso, at Alicia Telma of DSWD, Director Khalid of the International Labor Organization, and Project Director Lailana Rasa Pindrakuto of the Artisanal and Small-Scale Gold Mining, ILO, Ghana, Project of Office, and representatives of the different national agencies here today, mga members ng mga national government organizations, mga trade unions, federations nandito, at lahat ng mga bisita, isang maalab at militanting pagbati po sa ating lahat. Unang-una po, babasahin ko yung mensahe ni Secretary Silvestri H. Bilio III of the Department of Labor and Employment today. Over the past years, the Philippines has made achievements towards the prevention and elimination of child labor and its worst forms. The Department of Labor and Employment, DOLE, and its social partners have continuously worked towards curbing child labor in all fronts, including in poor communities. The United States Department of Labor, US DOLE, for 4 years is in a row from 2012 to 2015, has recognized the significant advancements of the Philippines in combating the worst forms of child labor. Despite this, however, we know that the child labor is still rampant in the country. There are 2.1 million children, 5 to 17 years of age, who are engaged in hazardous work, according to the 2011 survey of the children conducted by the Philippine Statistics Authority. This figure is just an estimate, but there could be more child laborers that are unaccounted for. This is why the DOLE is indeed very grateful that we are not alone in this endeavor. Eliminating child labor is a real challenge that requires collective action and close cooperation of the different sectors, actors, government agencies, civil society organizations, workers' organizations, employers' group, local government units, media, parents, and also children in themselves. I commend our partners, the Department of Social Welfare and Development, DSWD, and the International Labor Organization, ILO, for their groundbreaking initiatives aimed towards the elimination of child labor and its worst forms in the country. These three major initiatives which are launched today in this event, the SHIELD project of DSWD, Caring Gold project of ILO, and a new child labor module in the family development session of the Pantawid Pamilyang Pilipino program, are ammunition in our artillery to end child labor. We laud our partners, DSWD and the ILO, for supporting Philippine program against child labor, which aims to withdraw 1 million children from child labor by 2025.
the strategic help desk for information, education, livelihood, and other developmental interventions or SHIELD project. It's the first comprehensive project of the SWD which is focused on child labor. I congratulate the SWD for taking this gargantuan step. The project will be piloted in Region 4A, 5, and 8. It will target the setting up of barangay help desk and develop a local registry of child laborers. Aside from the SHIELD project, the SWD also launched a new module on child labor to be incorporated in the family development session of the Pantawid Pamilyang Pilipino program. With the wide reach of about 4 million households, this will contribute to a clearer understanding of the child labor issue among the country's poor households whose children are at risk of being child laborers. We also applaud our tireless partner, the ILO, for their new project, convening actors to reduce child labor and improve working conditions in ESGM, gold mining, carrying gold project, in partnership with Ban Toxics, DOL, DENR, and local government units of Camarines Norte. The carrying gold focuses on child labor in mining, which are, we all know, is a very hazardous work, particularly for children. In fact, it is considered a worst form of child labor. Pero ang mga kasama, mga kapatid ko, ang ito yung reflection ko ngayong umaga na ito. Yung sinasabi nating child labor, yung ano natin, yung mga efforts natin, ano lamang ito, parang after effect na ito. Yung child laborers after effect na ito. Kung uugatin natin bakit nagkaroon ng mga child labor, dapat uugatin, titingnan din natin kung ano yung iba pang mga problema na nagbubunga bakit nagkaroon tayo ng child labor. No? Gusto ko lang i-share yung ano ng presidente natin. Kasi malinaw kasi doon sa number 2 focus agenda ng presidente natin, raise the living standards of our people, generate employment, at in contractualizations. Sa punto de vista kasi ng worker sector, kung tingnan mo ngayon, bakit? Ang konkretong situation sa ground is ganito. Dahil doon sa yung mga patakaran, lalo na sa mga labor standards, no? Usapin ng mga labor standards, ito ding yung ano, humihila, bakit nagkakaroon ng mga child laborers natin? No? Halimbawa, yung issue ng contractualization. Gusto ko lang i-ano ito. Yung issue ng contractualization, ang ano kasi doon is, halimbawa, yung mga magulang natin, walang ano eh, hindi stable yung trabaho. Okay? Ngayon, dahil hindi stable yung trabaho, kasi, halimbawa, yung sinasabi natin 5-5-5 arrangement, yung endotype, hindi natural, ang tendensya ng mga magulang natin, mapupursigi yung mga anak nila na ipapatrabaho para to augment yung pangilangan ng pamilya. Yun ang isang ano. Yung mababa na sahod ng ating mga manggagawa, ano din ito? Magre-resulta din ito, bakit nagkaroon tayo ng mga bata na mga manggagawa? No? Doon sa mga minahan, grabe talaga ang sitwasyon doon. Dahil para i-augment nila yung mga ano na, ng mga sahod ng ating mga manggagawa. Ang isa pala nga dito, yung ano, yung muda ng pasahuran ng ating mga manggagawa. Kasi ito yung palagi naming naririnig doon sa Department of Labor and Employment. No? Yung pakyawan, piece rate system. Di ba? Halimbawa, yung isang plantasyon ng saging, isang ektare, papatrabaho mo yung mga yung isang manggagawa doon, hindi talaga matatapos ng isang araw. Kung hindi matatapos ng isang araw, hindi siya makakuha ng yung minimum na sahod. Kaya ang tendensya niya, bit-bit niya yung asawa niya, pati anak. Kaya ang contribution dito, kung sa punto de vista ng program ng presidente natin, is in tapusin na yung contractualization and raise the living wage ng ating mga manggagawa.
So yun ang ano doon. Parang nakikita ko na isang ano, na dapat maugat natin bakit nagkaroon ng maramihan ng mga child labor laborers natin. Kasi 2.5 million. 1 million ang gusto nating i-reduce. Pero kung wala tayong gagawing mga paraan, kung hindi natin marerepaso yung mga economic policy natin, nagbubunga ng child laborers, halos din, pabalik-balik lang tayo sa sitwasyon natin. Kaya yung mga efforts natin ngayon, bahagi contribution na ito, pero hindi kulang pa yan. Nung usap-usap kami kanina ni Giovanni, sabi niya, paano ka itong mga minahan natin doon sa, halimbawa, Diwalwal, doon sa Camarines Norte? Dahil 350,000 na mga child laborers dependent doon sa yung mga small miners, di ba? Ngayon, 2 million na doon sa komunidad. Paano kaya? Kaya siguro may isang panahon na pwedeng pag-usapan yan. Kasi pag-usapan natin lahat yon para ma-address natin itong mga problema, no? Ng ating ano. So, as the overall chairperson of the National Child Labor Committee, NCLC, we at the DOLE are intensifying the campaign towards the elimination of child labor and its worst forms. We will continue to give our full support to the various initiatives of different agencies. We will continue to provide the necessary coordination for the realization of our vision of child labor-free Philippines. Maraming salamat po at muli, magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat po, Undersecretary Joel Maglungsod. Paalala muli, yung kanina kong binanggit sa inyo, yung ating hashtag, hashtag 1M Batang Malaya. Kapag kayo po ay nagpo-post sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram at iba pang mga social media ngayon bilang tugon sa problema ng child labor. Ang mga batang nagbimina ng ginto ay isa sa maituturing na nasa mapanganib na uri ng trabaho or worst form of child labor. Noong 2009, mahigit sa 18,000 na bata ang nagtatrabaho sa binahan na maaring masigit pa dahil sa hindi naman ito madalas na naiuulat. Upang ilunsad at ipaliwanag ang bagong programa sa child labor in artisanal and small-scale gold mining, atin po pakinggan si Director Lalaina Razafil Dracoto ng ILO Caring. I'm very pleased to be with you this morning to present the Caring Gold Mining Project. Caring Gold Mining Projects aims to convene actors to reduce child labor and improve working conditions in artisanal small-scale gold mining. So you have the C for convening, A for actors, R for reduce child labor in gold. That's why we have Caring Gold Mining Project. Just some background information which gives some justification to this project. First of all, we should know that globally, ASGM accounts for 15-20% of annual global gold production, and it provides employment and income to 10-15 million miners. So it's a very important sector. In the Philippines in particular, the artisanal and small-scale gold mining sectors accounts for 80% of gold production, employs 350,000 miners in 30 provinces, and among those workers, we have 18,000 of them who are women and children. We also know that this subsector is highly informal, illegal, and unregulated. Apart from that, we also observed that this sector has high ecological and health costs, and there are different deficits in compliance with fundamental principles and rights at work, and general labor standards in general, including occupational safety and health issues. And finally, an ILO report suggests that mining is by far the most hazardous for children in terms of
fatal injuries. So it's a very critical issue to be dealt with. Problems that we have mentioned before, and some of the features of this relatively new project, it is funded by the US Department of Labor, US DOE. It has a global component. It doesn't have only the Philippines as a project countries. We also operate from Ghana, where I am from. So we have Ghana and the Philippines as target countries, but we have also a global component because we want to be sure that this project enhances stakeholders at the global level to reduce child labor and improve working conditions. And this project has a duration of 3 years and 4 months. Today we are just officially launched, but we have already started working on this project this year, in 2016. So we have 3 years and 4 months, so this project will take us until 2019. Caring Gold Mining Project has one ambition: to increase the global and national capacity to reduce child labor and improve working conditions in ASGMs. And it has four key objectives or components. First of all, it looks at the laws, policies, and action plans and see how best we can adopt, enforce, or implement them to address child labor and working conditions. Second objective is to increase the access of vulnerable households living in artisanal and small-scale gold mining communities to relevant social protection and livelihoods program. So here, for example, we welcome the new SHIELD project, these two issues. So it will have to start from the miners, gold buyers, traders, exporters, refiners, and also the end users. You know that gold has different use by banks, by ourselves as well. So we need to be sure that along the supply chain, we put in place appropriate mechanism to be sure that gold is child labor free. And last but not the least, we want to ensure that this project enhances networks, global networks, to reduce child labor and improve working conditions in artisanal small-scale gold mining. And here we will work with different global actors, government bodies, but also stakeholders in gold mining and so many other partners. Next. Looking at the Philippines component, as the main objective of this project is to convene stakeholders to address child labor and working condition issues, we will work with Bantok Six because they have some significant experience in dealing with artisanal and small-scale gold mining to address different issues related to health, environment, and labor rights. But we will also collaborate with Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, and also the Department of Education. We also mentioned DOLE, DSWD, DNR, and also civil society and social partners such as employers and workers' organizations, and so on. Among the pilot areas we have chosen with our stakeholders, Camarines Norte and Soft Cotabato. We are going to work in the villages, in municipalities of these two
provinces. At the national level, our actions will be focused on the improvement and enforcement of laws, ESGM laws, child labor laws, our actions on formalization of ESGM operations to be sure that they are working in a regulated manner. We also look at the monitoring, as I previously indicated, and we will look at improving access to livelihoods and social protection. So since I have only 5 minutes to present the project, I want to thank you for your attention. Maraming salamat po, Vice Director Lailaina, at sa team na po yung IO Caring Gold Project. Maganda yung nabanggit niya, no, na talagang kailangan yung intervention na hindi lamang doon sa level ng mga bata, kundi doon sa buong supply chain, dahil sa doon na natin ma-address yung binabanggit nga rin ni USEC na yung ugat ng problema ng child labor, na hindi lamang isang bahagi, kundi nagkakabit-kabit din. Ngayon, bahagi ng programa ng Department of Social Welfare and Development ang bigyan ng proteksyon ng karapatan ng mga kabataan, kasama na po dito ang problema sa child labor. Upang inunsad ang unang komprehensibong programa ng DSWD, ang Strategic Help Desk for Information, Education, Livelihood, and Other Developmental Interventions, o yung SHIELD, pakinggan po natin si Director Thelsa Biolena ng DSWD. Para sa ating lahat at particularly po dun sa ating mga kabataan na nagtanghal at magtatanghal pa rin ngayong hapon. Meron din po tayong isang naging child laborer. Bahagi po natin siya ngayong araw na ito. Kabilang po doon ay ang kanyang mga pamilya. Unang-una po ay nagkaroon na kayo ng ideya, ano po itong Strategic Help Desk for Information, Education, Livelihood, and Other Developmental Interventions or SHIELD against Child Labor. Kung ating pong titignan, yung logo ho na itatransfer mamaya ay isa siyang shield o isa siyang ganoon na panangga. Panangga laban sa anumang karahasan, panangga sa anumang pang-aabuso para po sa ating mga kabataan involving child labor. Ito din po ang magbibigay ng protection or safeguard para ho doon sa kanilang mga karapatan. Unang-una po, ang child labor po, ito po ay ipinanganak dahil po sa isang research na ginawa ng Social Technology Bureau noong 2015. At ito po ay binahagi, ang resulta po ng pag-aaral na yon or research ay ibinahagi din po siya noong last year, 2016. At ang mga ahensya po dito ay kinabibilangan ng ating mga interagency committee na bubuin, MOSDI, yung binanggit po kanina ng ating USEC, DOLE, CHED, TESDA, at iba pa hong pangunahing may frontline services. Ano po ang ina-address nitong ating SHIELD? Mayroon po tayong 1,088 na mga kabataan na in-interview po, bahagi po ng research na iyon. Sila ho yung engaged sa mga various forms of child labor. Ito po yung mga nadudoon sa mining, nasa deep fishing, pyrotechnics, dun po sa limang highly affected regions natin. So ano po ang lumabas doon sa pag-aaral na yon? Unang-una po, alam naman nating lahat, poverty o kahirapan, yun po ang pinaka-main reason na nag-a-allow children to engage in hazardous work. Kumbaga, yun ang sinasabi kanina na USEC na mas ugat o malalim na sanhi kung bakit ang ating mga bata, ang ating mga pamilya ay nag-i-engage in child labor work. Plus, yung mga iba pong mga pulisiya natin in our economy. Pangalawa ay yung educational assistance among other support services remain to be the utmost need of the respondents. Pangatlo, hina-highlight din nila yung urgent need to develop and pursue a project on data banking and management of information on child laborers. So, ano po yung mga project objectives natin? Unang-una, makapag-establish tayo ng local child labor registration system to make the invisible more visible. So mamaya, ibabahagi ko din ano nga ba itong mga project components ang ayon doon sa mga objectives.
Pangalawa, kinakailangan natin strengthen ang system and local mechanisms for convergence of services for child laborers and their families through the establishment of a barangay-based help desk. At ang pangatlo ay i-increase natin ang awareness and capacities ng mga child laborers, their families, and duty bearers. So we now go to the details of the project components. Una-una po ay yung first component, number one. First na, number one pa. So, child labor registry. Okay? So ano po itong child labor registry? Ito po ay response para po doon sa scarcity o kakulangan ng data on child labor at the ground. This project will develop a database system which will serve as a tool in aims to make the invisible more visible through local registration and make the provisions of services to and monitoring of child laborers more efficient and evidence-based. Kanina po ang laki-laki ng mga nabanggit nating mga datos, updated data na magsasabing sa lugar ng Camarines Norte, pag sinabi nating 2 milyon o 300,000, bibigyan natin sila ng mukha. Bibigyan natin silang ganoon ng mga pangalan. Malalaman natin kung ano ang kanilang mga age. And at the same time, at the end, makikita natin ano nga ba at ang profile nito mga bata na ito. Pangalawa, yung second component natin, barangay help desk on child labor. A multi-layered and immediate intervention shall be provided through the local help desk. This is where the convergence of support services for child laborers and their families will be readily facilitated to ensure immediate and accessible developmental intervention at the ground. Once child laborers are mapped through the Child Labor Local Registry, or CLLR, the local convergence team, shall also be established, shall immediately assess and determine appropriate intervention to the child workers, particularly those in the worst form and those covered by the blanket ban or below 15 years old. Similar to the concept of a one-stop shop, the help desk shall also facilitate rescue operations and provisions of necessary information and support services, again, such as education, training, livelihood, support to the family, capacity building, and advocacy. One of the unique features under this component is the tailored fit form of education that will suit the needs and situation of child laborers. Example is the access to distance and modular education, details of which will be provided later on when we do our program design and guidelines. So this is one area that we need really the support and help of our partner agencies, especially that in one of the speeches of resource persons, it mentioned about DepEd coming up with a form of similar to a guideline on child labor, and that's a very good news. And on component number three, advocacy and capability building. This component responds to the lack of awareness about the issue of child labor, its hazards and existing laws that prohibit such. And for the students, I think this is also a very significant day where you can acquire more knowledge. If it is taught in the schools, building activity shall be conducted among child laborers, their families, local activities to be conducted to influence and lobby with the local officials, other stakeholders to ensure maximum result of the project. The multi-layered strategy aims to reduce child labor through advocacy and awareness raising and increasing capacities of the clientele group or our
project beneficiaries or partner beneficiaries and the duty bearers to enable them to provide appropriate and immediate intervention to child laborers and their field and their families. And I would like to mention on January 16, the national government agencies, and one of the agenda which I saw in the invitation is about child workers in the mining industry. And that's a very good news to us. In summary, SHIELD will strengthen efforts at the local level, particularly at the barangay level, which is the first unit of our, which is the smallest political unit. It will include establishment of help desk and local registry on child labor for referral and convergence of support services. And interventions will be based on data from the child labor local registry. So who are the target clientele? So sino pong ganoon ang target natin dito? One, as we mentioned, are the children engaged in worst forms of child labor, families of child laborers, communities, and pilot areas. The pilot areas are Region 4A or Calabar Zone, particularly in Catanawan, Quezon. Second is Region 5, Labo in Jose Panganiban and Paracale. Ako, I remember when we were young, ang mga nagtitinda sa atin ng mga gold, nagpapahulugan, ay from Paracale. At pag sinabing Paracale, more or less yung percentage of gold niyan ay maniniwala tayong off quality. Pero behind that ay meron pa ng mga child laborers na kabilang doon. And in Region 8 is Kananga and Ormoc City. And again, just to highlight, SHIELD will focus on the high incidence of child labor as a priority to create an impact and to make services more accessible to children and their families. So with this, lahat tayo pong ganon ay magiging kasangga ng SHIELD in order to protect and shield the children from all types of abuses. So maraming salamat po. SWD, meron lang akong magandang balita. Trending na daw tayo. Number 2, ang 1M Batang Malaya. Totoo ba ito? After Aldab, bah! Tweet pa more. Ayan, sige, tweet lang po ng tweet. Medyo mahina signal dito, hindi ako makapag-tweet eh. Okay! So bago po natin tunghayan ang SHIELD Signing of Memorandum of Understanding or MOU kasama ang DSWD at mga partners sa implementasyon, pakinggan muna natin ang isa pa sa mahalagang ilulunsad natin na bahagi ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps ng DSWD. Narito po si Director Leonardo Reynoso. Good morning everyone. I will be sharing with you a snapshot of the module on child labor. Last year, the DSWD has sought the assistance of the International Labor Organization to supplement the existing manual on family development sessions. In Pantawid Pamilyang Pilipino Program, family development sessions or attendance to family development sessions is one of the conditionalities before we can provide cash grants to our beneficiaries. Okay. On this module on child labor, this is designed primarily for the use of our municipal and city links who are the DSWD frontliners in the implementation of Pantawid Pamilyang Pilipino Program, which of course include the conduct of the family development session. So this module, I have here the printed copy of the module. This can also be used not only by DSWD personnel, but of course, this can also be used by our partner agencies, particularly the local social welfare and development staff, our partner civil society organizations, and other volunteers, including parent leaders who want to assist the DSWD and the Department of Labor and Employment in addressing this problem. So this module has 3 sessions, and each session is about 2 hours. Session 1 is about the foundational learning on child labor. It has 2 lessons designed to elicit from parents
their dreams for their children, what inspires them to work hard to attain this, and the hindrances to achieve these dreams. Also being discussed are the dynamics behind child labor, which intends to demystify beliefs of parents and children on child labor. So this is the session one. Session two is about the negative effects of child labor. It has two lessons, designed to defend further the understanding on the difference between child work and child labor, particularly the negative effects of child labor. Session three is about appropriate actions against child labor, which include the discussion of the different programs and projects of government agencies and even projects of the private sector, which can be accessed by parents with children who are at risk or already engaged in child labor. Ang kagandahan po dito sa session 3, kasama po dito yung pagpaplano at the household level, kung sakali at meron ng incidents ng child labor, paano natin sila matutulungan. So this session, and this will be implemented closely with the Social Technology Bureau of the DSWD, while we have SHIELD, siguro ito yung magko-complement sa SHIELD, nang sa ganoon ay mas maintindihan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program kung paano natin ma-address itong problemang ito. So this module is simple and self-instructional. So hindi kinakailangan ng mahabang pagsasanay ang ating mga manggagawa. Ang importante ay magkaroon sila ng kopya nito. At very simple naman yung ating module, sabi ko nga self-instructional. Hence, this will be shared to the SWD field personnel and our partner beneficiaries, partner agencies, for their use in the conduct of the family development session. This module is not a magic pill that will immediately address the problem of child labor. But we hope that this module will provide us guidance, particularly to anti-child labor and child rights advocates in deepening the discussion on child labor and pursue family and community-based plans to address these concerns. To the International Labor Organization, the Department of Labor and Employment, and other partner agencies. So, ng DSWD, at sa punto pong ito, magtutungo na po tayo pipirma sa ating Memorandum of Understanding. At dyan po si Director Thelsa Biolena ng DSWD-STB. Si Undersecretary ng TESDA PLO na si Luz Victoria G. Amponin. We also have the Chief Operating Officer of Ban Toxics, Shalimar Vitan. Of course, Undersecretary of DOLE, Joel Maglunsod. Executive Director of CW, Patricia B. Luna. Director ng DILG NBOO, Leoshadio T. Trovella. At kasama rin natin ang Executive Director ng ILR, si Ms. Ana Lea Ecresa Colina. At syempre pa, ang Director ng ILO para saksihan ang pagpirma sa ating MOU, si Ginoong pagwawakas sa worst forms of... Pagkatapos pupirmahan, pwede ipasa sa either. Ceremony para ipakita yung ating suporta sa kampanyang ito para dito sa bahagang ito ng ating programa, Project Areas of ILO and its partners and the National Child Labor Committee members.
So child laborers will go on stage while partners line up at the back of the hall, yung mga kaibigan po natin. And as the agency or organization reps are called, they will be approached with and return a pinwheel to the offerer. Tapos yung mga pinwheel po natin ay isi-stick natin, ilalagay natin dito sa ating entablado, parang sa ating makeshift garden. So ano po ba yung simbolismo ng pinwheel? Nakikita natin, andun, doon sa ating mismong logo, meron po siyang pinwheel. So the pinwheel has become the symbol of the international fight against child labor. So the color of the pinwheel or its five blades represent different continents of the world, the five continents. So the wind that makes a pinwheel spin is the will to act and to pass on the message until all countries take adequate measures to end child labor. So yun po yung ibig sabihin ng ating pinwheel. Pwede na po ba nating tawagin yung ating mga participants sa ating symbolic ceremony? Yung ating pong mga batang manggagawa ay maaring umakyat ng entablado. Hindi natin yung number one trending. Kayang-kaya yan. Muli, hashtag 1M Batang Malaya. Handa na ba tayo? Okay. Unahin na po natin, inaalay sa mga bata ni Mayor Lourdes Villamonte, Brequera ng Paracale, Camarines Norte at ni Councilor Sarce Calvo Atam Jr. ang mga paper crane na sumasagisag sa magandang kapalaran, magandang kalusugan at pag-asa. Ang mga bata ay may karapatan sa masaya at masaganang buhay at nais tiyakin ng lokal na pamahalaan ng South Cotabato na matamo ng lahat ng mga bata ang kinabukasang ganap, ligtas at walang lason o toxics. Ang pakikibahagi sa mga programa laban sa child labor, lalo na ng Caring Gold Project, ay mangangalaga sa karapatan ng mga batang ito. So meron po tayong representante mula sa Camarines Norte at gayon din sa Tiboli, South Cotabato. Sila po si Mayor Lourdes Villamonte Brequera at si Councilor Sarce Calvo Atam Jr. ng South Cotabato. Kasama po natin si Mayor Joseph Ascusa ng Labok, Camarines Norte. Maraming salamat po. Palakpakan po natin sila. Handog naman po ni Ginoong Edsel Bacalso ng TUCP National Labor Center para sa kampanyang hashtag 1M. Hirap akong gawin. Malalaking bato, hirap akong buhatin. Paano pa kaya kung ito ay gagawin ng mas bata pa sa akin? Yan po ang handog ni Ginoong Edsel Bacalso ng TUCP National Labor Center. Yon. Maraming salamat, Ginoong Edsel Bacalso. Alay naman po ni Florencia Kabatingan or Kabatingan, Vice President ng TUCP, ang hard hat sa paniniwalang walang tatalo sa lipunang nagtatanggol sa batang henerasyon. Ang ating mga adhikain ay ang ganap na kalayaan, katarungang panlipunan, pantay na pagunlad at kaunlarang nagsusustain. Isang simbolo po ng pawis at tugo na ang ating puhunan sa pangangalaga sa karapatan at kalayaan ng mga bata. Kasabay ng pagtitiyak na ang lipunan ay makatutulong sa kanilang ganap na pagunlad at kinabukasang masusuntine para sa mga bata at para sa lahat. Muli po si Florencia Kabatingan, Vice President ng TUCP. Inihahandog naman po ni Attorney Sunny Matula, Pangulo ng Federation of Free Workers or FFW, ang watawat ng unionismo na sumasagisag sa pangangailangang pagkaisahin ng child laborers, mga batang manggagawa, kabataang manggagawa at ang kanilang mga magulang sa ilalim ng bandila na nagkakaisang mga samahan. Ito ang magtataguyod ng kanilang kagalingan at magsusulong ng kanilang karapatan. Sa bisa ng organisadong lakas ng bata at kabataan, mabubuo ang mas makahulugang kooperasyon sa pagitan nila ng pamayanan ng pamahalaan
samahang manggagawa at union, mga pandaigdigang samahan at mga CSOs. Si Attorney Sunny Matula. Iniatid naman po ni Attorney Richard Gutierrez, CEO ng Ban Toxic sa mga bata, ang mga liham ng mga batang minero mula sa Camarines Norte na sumasagisag sa kanilang pag-asa at pangarap na mas maliwanag at mas ligtas na bukas. Ang Ban Toxic ay naghahangad na tumulong may sakatuparan ang pangarap ng mga bata tungo sa buhay na malaya sa mapanganib na trabaho at pagkalantad sa nakalalasong kemikal. Sa pamamagitan ng Caring Gold Project, ang mga bata ay mababantayan laban sa mapanganib na trabaho na nagnanakaw sa kanilang karapatan sa malusog at balansyadong buhay. Maraming salamat kay Attorney Richard Gutierrez. Kasama rin po natin sina Director Khalid Hassan, Lalaina Razafin Dracoto at Giovanni Soledad ng ILO sa layuning alisin ang mga bata sa sapilitang worst forms of child labor at ILO Convention 138 on minimum age for employment ay mananatiling panuntunan upang ang mga bata ay makapag-aral at magkaroon ng magandang kinabukasan na sinisimbolo ng mga knapsack or backpack. Bahagi din ito ang pagsusulong ng disenteng trabaho para sa mga magulang kaysa ang gobyerno, mga manggagawa at mga employer sa pagbubuo ng mga polisiya at programa. Maraming salamat po sa ILO. Alay naman po ni Director Wilfredo Moncano ng Mines and Geosciences Bureau or MGB sa mga bata ang punla or seed bilang tanda ng isang luntiang kinabukasan para sa mga batang Pilipino. Ang punla po ay sagisag din ng pagtaya natin sa pagpapanatili ng kalikasan at patuloy na pangangalaga ng kapaligiran ng sagayon, mapakinabangan pa ng mga henerasyon sa hinaharap ang yaman at kagandahan ng ating kalikasan. Yan po si Director Wilfredo Moncano ng Mines and Geosciences Bureau. Ipinagkakaloob naman po ni Director Leticia T. Diokno, Regional Director ng DSWD Field Office sa Calabarzon, ang isang pananggalang o shield o kalasag para sa ating mga child laborers. Tanda ito ng proteksyon sa child labor. Kinakatawan din ng shield ang pakikiisa ng iba't ibang sektor at mga samahang lumalahok sa pangangalaga sa mga batang nasa child labor. Bilang isa sa mga pilot areas ng proyektong Shield Against Child Labor, tinitiyak ng DSWD Calabarzon ang buong suporta sa pagpapatupad ng mga proyekto sa Katanawan, Quezon. Yan po si Director Leticia Diokno. Maraming salamat, ma'am. Sa ngalan naman po ng DSWD, inaalay ni Director Alicia Bonoan ang Family Development Session Module on Child Labor sa Child Beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Ang DSWD ay nangangakong maghahatid ng serbisyo at magsasagawa ng mga aktibidad para sa pangangalaga at proteksyon ng mga bata na nasa ilalim ng child labor. Sa pamamagitan ng mga araling ito, hangad ng DSWD na bigyang kapangyarihan ang mga parent beneficiaries na maiwasan at mapigilan ang mga gawi na nagdudulot ng child labor sa ang ating mga child laborers. Ang DepEd ay naninindigan na ang bawat bata ay karapat dapat makaranas at maabot ng dekalidad na edukasyon. Maraming salamat po kay Yusek Alberto Muyot. Inaalay naman po ni Nadole Yusek Joel Maglunsod at Director Ama Karisma Lobrin Santuba or Satumba ang dalawang handog. Ang una ay ang Republic Act 9231, batas ng mga employers. Ang ikalawang handog ay ang Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program na nagbibigay ng tulong pangkabuhayan sa mga magulang ng child laborers bilang isang estratehiya na tumutuhog sa pag-iwas at pagpigil sa bata na makapasok sa child labor. Inuuna ng DOLE ang inspeksyon sa mga lugar paggawa na may nagtatrabaho mga bata. Gayun din inuuna nito ang mga magulang ng child laborers sa pagkakaloob ng tulong pangkabuhayan. Maraming salamat po sa DOLE.
At syempre pa, para masaya at para lalo pa tayong mag-trending, isa uling pangmalakasang photo op. Okay, maraming salamat po sa ating mga batang manggagawa, syempre, at yung kanilang mga partners, ang ating mga partners sa ating adikain na hashtag 1M Batang Malaya. Okay? Tweet na. Facebook na. Instagram na. Ayan. At kilala ko yung ating susunod na mga magtatanghal para sa ating programa. So in 2016, the National Child Labor Committee led the World Day Against Child Labor in the Philippines based on the global theme of ending child labor in supply chains. Tinajeros National High School was the grand champion of the Sabayang Pagbigas para sa Batang Malaya. Tinajeros National High School won over a field of 20 public and private schools in NCR, Central Luzon, and Calabarzon at the World Day Against Child Labor Commemoration held at St. Scholastica's College in Manila. At tayo po ay mapala dahil sa kapiling natin sila ngayong hapon. Palakpakan po natin ang Tinajeros National High School sa Bayang Pagbigas para sa Batang Malaya. Maglaro tayo! Tayo. Trabaho na naman! Kilos! Layon! Malayabong, bumpabong,
boom, 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 pa boom, boom. Abito. Down. In. Maraming binatay. Baguhan sa mga bagong paguhan. Sa masikip. Maliit. Maliit na lugar ako. Ang maliit na ba? Umarami ako ng ba? Ang ito ay marami. Ang damit ay di mata. Ang inumin ay di masarap. Kung may bahay mo, napahabos sa bata. O, ikaw ba? Ha! Mga batang nagbubungkal ng basura, daming mga batang naghahanap ng pag-asa, sa kanila'y ano ang ating pangarap? Kiepag! Kiepag lang ang presyong isipin, kapag mamimina, iyong tatakin. Kung kahit hindi mo ang mas malay, dapat walang bahay na, o sasamantala. Zoom! Lagi tiyak mo, nasa bawat minimum. Sa bawat takbo, patungo! Pamilihan ang mahabang talaga na ching, ching, ching! Nang pangabi ay hindi na natin dudugungan. Sa pagtangkilik ng gawang may check labor na sakap, ang paghihirap kailangan ang kinalalagyan. Sumasakayan ka sa pangabos sa bata at pagsasamantala sa lahat ng ulo. Ganang magagawa sa lusod. Sa lusod, kung saan na tayo kung saan. Mahal na malalit, ilang tatak pa natin. Mga higati kanin ng inuhubyang malalit. At pagbabal na buto ng mga baatang magagawa. Ha, 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 ha. Dum 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 d
Tinajeros National High School, napakahusay, palakpakan po natin ulit. Diyan po nagtatapos sa ating programa, pero bago po tayo mag-wrap up, ay meron pa tayong isang closing dance and song number. Ito po yung ating official Batang Malaya campaign song na inyong mahahanap din sa YouTube para po sa mga mahiling mag-internet. To be performed by the Erda Sabana Performers. Palakpakan po natin sila. Sa tuwing
Aksyong mapang mapuso.